Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Nandito na tayo ngayon sa best game naman na naganap sa round number 8. Ito ay sa bakbakan na nila former World Rapid Champion Alexander Grishuk ng Russia versus ang current World Rapid Champion, World Champion Magnus Carlsen. White dito si Grishuk, black si Magnus, tingnan na kagad natin. Nag C4, nag English opening si Grishuk. Nag-E6 lang si Magnus, nag-Knight C3, nag-D5, ayun. So dito, ang gusto mangyari ni Magnus, yung natural na D4, D5, Queen's Gambit ang datingan, at dito na puwersa si Grishuk mag-D4 para Queen's Gambit na talaga. Nag-Knight F6, kumapture sa D5, exchange variation ng Queen's Gambit declined, E takes D5, nag-Bishop G5, C6, Queen C2, H6, Bishop H4, Bishop E7, at dito nag-E3, Castle, Bishop D3. Ayan, sa tagal ng panahon na nakikita na natin ito, no? Panahon pa nila Karpov, Kasparov, popular na ang opening na ito. Nag-Knight E8, yan ang interesting. Bookline pero interesting, no? Sa madalas sa pagkakataon, ang ginagawa kasi dito, Knight BD7. Tapos Rook E8, pero dito, nag-Knight E8, hamon kagad ng Dark Square Bishop, tumanggi. Nag-Bishop G3 si Grishuk, nag-Knight D6, Knight GE2, nag-Rook E8, Castle, at nag-Bishop F8. Ayan, para i-control ang tore sa semi-open E-file. At yung Bishop F8 na yan, ang bagong sangag dito, bagong luto ni Magnus, mga kamatsyas, novelty. Kasi dito, ang palagi ang ginagawa ay Knight D7. Okay, popost ko na lang ang link niyan sa description below. Balik na tayo dito sa Bishop F8 novelty. At dito, nag-Bishop F4. Maaaring ilagay ang Knight sa G3. So dito nag-Bishop E6 develop, nag-F3, ayun, control sa E4, nag-Knight D7, Rook AD1, ayan, para pag nag-E4, ready na ang white sa D-file. At dito nag-B5 si Magnus, gusto namang kontrolin ang strong C4 square, nag-E4 na, nag-Rook C8, ayan, nakaabang lang na kung kakapture dyan si Grishuk, C ang ipangkakapture para magkaroon ng pressure sa C-file. At dito nag-E5, nag-advance lang. Nag-Knight C4, nag-B3, nag-Knight B6. Ayan, para mamaya magsi-C5, yan ang malakas na control ng rook dyan. At dito nag-Queen D2, ilag na kagad sa pressure sa C-file, nag-B4, Knight B1, and then nag-C5. Ayan na naman, no? Ang ganda na naman ng forma dito ni Magnus. Kumapture sa C5, Bishop takes C5 check, naging H1 ilag lang, and nag-F6 para magkaroon talaga ng malakas sa control din ang rook sa E-file, tanggalin ang E5 pawn. At dito kumapture sa F6, nag-queen takes F6, nag-bishop A6, ayan, threat muna sa tore, nag-rook CD8, and nag-bishop C7. Ayun, may dalawang sunod na combo na pala ng mga bishop, ano, para malaglag ang tore. Bishop F7, kumapture, capture, quality down na si Magnus. At dito nag-queen F4, nakipaghamon ng queen to queen, tinanggap ulit ni Magnus. And nag-bishop D6, knight E2, nag-knight C5, threat sa bishop, nag-bishop D3, bishop E5. Okay, so dito, yes, quality down dito si Magnus. Pero ang mabigat ditong kinakaharap ng puti, papaano i-develop ng tama ang knight sa B1, at ang pinangahawakan pang malakas dito ni Magnus, buhay ang kanyang bishop pair. Okay, so tingnan natin. Nag-rook FE1, nag-bishop F6, nag-bishop C2, nag-D4. Ayan pa, ang isa sa malakas dyan ni Magnus. May strong pass pawn, D4, at may potential pa to play knight D5, knight E3, o kaya malundagan yung C3 square. So dito, nag-knight F4, inabangan ang knight. Hinarap pa rin ni Magnus, knight d5, nag-knight takes d5, rook takes d5, at dito nag-bishop e4, rook d8, knight d2, ayun, nakadevelop na, nag-d3, yun nga lang, napakalakas ng diagonal papunta na sa c3, nag-knight c4, bishop c3, atake sa tore, rook e3, push, malakas ang pass pawn na yan. So nag-rook e2 para pabagsakin na ang pass pawn, tinagpas na ang knight kasi makaka-knight takes dito na. So kinapture, knight takes e4, tinagpas ulit ang bishop, rook takes e4, at dito nag-a5, ayun. Grabe, magdala si Magnus, no? Quality down nga, pero batong-bato naman ang d, pass pawn. At dito nag-king g1, nag-a4, ayun, para makapag-create ng another pressure naman sa queenside. So nag-king f1,
B3, nag-A3. Ayan, para mayroon din namang target ang puti. Pag nag-C5, may capture din, may kagat din sa pawn sa A4. So, nag-Bishop B2, syempre, nakipagkarera din si Grishuk para pabagsakin ang pawn. Nag-Bishop takes A3, nakatret pa ang pawn, ipinush muna. Total, ang pawn naman sa A4, makakapture talaga. At dito, nag-Bishop C1, inilak na ang isang tore at preparing to play B2 and B1 queen na. Nag-Rook takes A4, B2, timing na timing talaga ang tore ni Grishuk. Matindi rin talaga, sakto. So, nag-Rook D6, nag-C7, nag-Rook C6, at dito, ano kaya ang best move na ginawa ni Alexander Grishuk? Ang ganda ng ginawa niya sa puti. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipause, at sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay Rook takes B2. Congratulations po sa mga nakakita, ang ganda ng tagpas na yan. Oh. So, kinapture, Rook takes D2. Ayan ang threat o. Oh. Mayroong Rook D8 check na paparating, maiku-queen, eh nakabitin pa ang bishop. So dito, naobliga talaga si Magnus sa tagpasin yung pawn, natagpas din yung bishop. Lumalabas, may extra pawn pa dito si Grishuk. Yun nga lang, nasa isang side, eh tabla-tablahan lang pagka ganitong rook and pawn ending. So nag-rook A7, king F2, king F7, G4, nag-rook A1, H4, nag-king F6, rook D6 check, king F7, king G3, nag-rook A4. Okay, yan ang tamang pang-depensa ha. Para hindi maka-activate ng lubos ang white king dito, kailangan bakuran. So dito nag-rook B3, nag-rook A5, rook E3, rook A1, king F4, nag-rook H1, tinirada ang pawn sa H4, nag-H5. Nag-rook A1 para mangulit naman ng check sa kabila. Nag-king F5, rook A5 check, rook E5, nag-rook A3 and F4, nag-rook A7, rook B5, rook C7, protection na lang sa 7th rank, nag-G5, capture. At ito ang importanteng technique na dapat i-apply sa rook and pawn ending na ito, ang napakagandang tira, G6 sacrifice, ang gandang technique niyan. So dito, napuwersa si Grishuk to capture, king G7, at dito nag-rook B6, then rook C5 check, king G4, at baba na lang. So, wala nang katapusang check ang mangyayari, walang tataguan ang king. Ang ganda no, ng technique sa rook and pawn ending na ito. Balik tayo. So, pag nag-G6 check kasi, halimbawa kung bumaba lang king G4, meron kasing rook C4 check eh. Di lalong tablang-tabla. So, capture. Okay, kaya dito napuwersa na talaga to capture, nga lang walang tataguan ng king, walang progress na mangyayari. So, babantayan lang talaga ng black ang 7th rank, walang check na mangyayari. At kapag umalis, gaya nung nangyari talaga sa game, nag-rook B6, chumek muna, bitaw, and yun. Para pag bumitaw na sa pawn sa G6, rook C1, wala nang tataguan, puro check na mangyayari. Yan po ang tamang proseso niyan para maitabla. Tabla ang nangyari sa kanilang game. So, nasa top pa rin si world champion. Matindi si Grishuk, no? Talagang former world rapid champion din yan. Kaya hindi biro-biro eh. Okay, at isusunod naman kaagad natin ang best game na mapipili natin sa round number 9. Yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat muli sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito. Sa mga naghahanap po ng standing after round number 9 ay makikita nyo lang ang link sa description below. At sa mga hindi pa nakakapag-join sa ating official website, kamatchas.com, ay makikita nyo lang din ang link sa description below. Gayun din, kung kayo ay hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.